Binatayin muna ni Liza ang kalan at iniwan ang pagluluto na makitang makarinig ng sunod-sunod at malalakas na katok. Maagang umalis si Fernan para tumungo sa himpilan ng pulisya. Habang inihatid naman ni Manang Elisa si Arden sa eskwela nito. Sandali lang! Sa pagbukas ni Liza sa pinto, agad tumamba dito si Nadindo at Davina. Anong ginagawa ninyo dito? Takang tanong ng dalaga dalang usapan nila sa makalawa pa dapat sila magkikita-kita para tumungo sa mansyon ng mga Mendez. Ma'am Liza, kailangan na natin kumilos ngayon. Ngatal na wika ni Davina. Bakit? Ano nangyari? Tumawag sa akin yung kaibigan ko sa kabilang bahay ng mga Mendoza. Nakita daw niya sa isa sa mga bintana ng mansyon, si Madam Armina. Sumisenyas daw ng tulong, pero natumba o bumagsak daw to. At nakita daw ang pagpasok ni Ariana o kilala niya sa mukhang Liza. Pumunta ng pulisya si Fernan. Alam na niya ang lahat. Naniniwala na siya sa akin. Kung ganun mas mabuti, wika ni Dindo. Pero di na natin siya mahihintay pa. Baka nasa panganib na si Madam Armina. May dala kaming sasakyan. Sasama ka ba? Sandaling di na kay Mix si Liza. Ito na nga bang tamang panahon para magharap sila ng impostora? Nakaanda na ba siya? Napahawak to sa kanyang sinapupunan. Para sa kanyang magiging anak, kailangan niya ng kumilos dahil nais niyang maisilang to at pabigyan isang tahimik na buhay. Pagpasok pa lang ni Fernan ng gate, ramdam na niya ang pagbago ng kakaibang kaba sa dibdib. Tila bang nakabibigyan katahimikan, nagbabadya ng di magandang pangitain. Napausal to ng dasal na sana walang masamang nangyari. Wala sana. Bima ay paliwanag ng binata ang panginig ng kamay habang iniumang nitong hawak na susi sa saradura ng pinto. At sa unang paghakbang niya papasok sa loob ng kabayan, lalo pang nadagdaga ng magkahalong kaba at pangambang kanyang nararamdaman. Liza? Katahimikan lang ang naging tugon sa sunod-sunod na pagtawag ni Fernan. Inis sa isa nito ang silid. Tinungo maging ang likurang bahagi ng bahay. Liza? Mabilis tumabas ng gate ang binata. Hinagilap ng mga mata sa magkabilang direksyon ng kalsada ang hinahanap. Ngunit kahit anino ni Liza, di niya makita. Napatingin si Fernan sa paghinto ng tricycle sa kanyang harapan. Buo ba mula dito ang nagtatakang si Manang Elisa? Bakit nandito ka? Akala ko ba... Agad na pinutol ni Fernan ang pag-usisa ng matanda. Manang, may sinabi ba sa'yo si Liza kung may pupuntahan siya ngayon? Ha? Wala ba siya sa loob? Kanina pag alis ko ang sabi niya, hihintayin ka niya. Pinara ni Fernan ang papadaang tricycle. Agad itong sumakay dito. Fernan, saan ka pupunta? Fernan! Di na pinansin ang binata ang pagtatanong o pagtawag ng matandang kasambahay. Inutusan na nito ang driver na patakbuhin na ang sasakyan. Sana nagkamali lang siya ng hinala. Alam niya hindi basta-basta susugod si Liza sa teritoryo ng kalaban, lalo na sa masera na itong kalagayan. Pero gusto niyang makasiguro. Pumarada ang kotseng minamaneho ni Dindo sa gilid ng kalsada kung saan abot tanong nila ang mansyon ng mga Mendoza. Mabuti na lang at nakahiram sila ng sasakyan sa kaibigan nilang nakakangat sa buhay. Naisip lang mas mapapabilis nito ang pagluwas na ng Manila mula Nueva Ecija at tiyak niyang kakailanganin din nila ito, lalo na kung umayon sa kanilang pagkakataon na maitakas nila si Armina. Huwag lang masyadong malakas. Dindo? Paulit-ulit na pantala ni Divina sa asawa. Habang nasa biyahe kanina, pinagplanuhan ng mga ito ang estratehiya kung paano makakapasok ng mansyon. Ako lang bahala. Basta ang isipin ninyo, mailabas ninyo si Ma'am Armina nang walang mapapahamak isa man sa inyo. Baka naman mapatay mo yung gwardya. Siguraduhin mong hindi mo pupuruhan ha? Ayoko magkaroon ng asawang kriminal. Oo na. Kasabay ng kanina pang kaba at takot na nararamdaman ni Liza ang hindi mapatid-patid ng panalangin na sana maging maayos at ligtas sa kalabasan ng kanilang binabalak. Muli itong napasapo sa sinapupunan na tila ba sa mga haplos ito nagpapahiwatig sa kanyang anak na kumapit ito para sa kanyang huling laban. Oo, tatapusin niya ang laban nila ni Ariana. Kasama niya ang kanyang mga patnalangin at ang lakas na hinuhugot niya sa kanyang magiging supling. Sino kaya yon? Napatingin si Liza at Divina sa humihipil
na itim na kotse sa tapat ng gate. Lumabas ang gwardiya mula sa peso nito sa loob ng guardhouse. Nilapitan ang sasakyan. Binaba ng driver ang tinted na salamin bagyang nilabas ang ulo nito. Si Dr. Mercado mula Las de Liza. Siya kaya yung doktor na nagsagawa ng DNA ni Ariana? Siya mismo. Kibibang matalik siya ni Aldrin. Sagot ng dalaga. Mukhang may kasama siya. Wika ni Dindo. Aninag na nila sa likod ng bahagi ng sakyan ang isang figura ng lalaki na nakaupo sa unahan. Magandang senyales ito. Nakikiayon sa atin ang pagkakataon. Sabay na napatingin na mag-asawa kay Liza. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dindo. Tiyak kong mahalaga ang pag-uusapan nila para dayuhin pa ang impostora ng dalawang doktor. Kaya malamang dalhin niya ang mga ito sa study room. Pero posible rin na ang pinunta nila ay si Marmina. Baka hiningi ni Ariana ang tulong ng mga to para maging malinis ang pagpatay sa matanda. Sandaling binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan sa naging pahayag ni Divina. Kumilos na tayo. Habang may oras pa, suhesto ni Dindo. Inawakan ni Divina ang kamay at katabing dalaga. Nanlalamig ito. Ngunit alam niyang inihanda na nito ang sarili kung sakali mong magkaharap sila ng impostora. Pinisil lang ni Liza ang kamay ng ginang bilang tugon sa pagpapalakas ito ng loob sa kanya. Maaayos din ang lahat. Naghintay muna na ilang sandali ang tatlo bago pinausad ni Dindo ang sasakyang minamaneho. Lumagpas sila sa malapad na gate ng mansyon kung saan natanawan nila ang nakangiting pagsalubong ni Ariana sa mga bisita. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya, ngit-ngit ni Divina. Kapag magkaroon ako ng pagkakataon, sumulyap ito sa dalaga. Pasensya na, Ma'am Liza, pero ilalampas ako talaga sa sahig ang pagmumukha niya. Maghulos-dili ka, Divina, saway ni Dindo. Baka dyan tayo mapahamak? Umirap lang si Divina. Sa pagkakataong yon, hindi niya susundin o pakikinggan ng asawa. Ibubuhos talaga niya lahat ng galit sa impostora oras na magharap sila nito. Inihimpil ni Dindo ang kotse di kalayuan sa gate. Alam niyo na ang gagawin ninyo. Tumangulang ang dalawang babae. Buwaba na sasakyan si Dindo, tinungo ang kinaroroonan ng gwardiya. Boss, pwede ka ba maistorbo sandali? Napangat ng mukha ang bantay na abala sa pagtitipa sa hawak na cellphone. Bakit? Eh, nasiraan kasi kami. Wala pa akong gaanong alam sa sasakyan. May malapit pa dito ang talyer? Naku, malayo dito. Inaasahan na ni Dindo ang sagot nito dahil alam niyang malayo talaga sa lugar nila ang kanyang hinahanap. Naku, nagmamadali pa naman kami. Ano bang sira? Sa makina yata eh, kasi bigla na lang tumirik. Napatingin muna ang gwardiya sa mansyon para siguruhin walang nakamasid na amo dito. Halika, titingnan ko. Salamat, boss. Nagpatiuna na sa Dindo at ito ang hudyat na hinihintay nila Divina at Liza para bumaba ng sasakyan. Ngumiti at magilaw na bumati ang gwardiya sa dalawang babae bago tinungo ang unahang bahagi ng sasakyan. Sumenya si Dindo sa dalawa na kumilos na mga ito ahin sa napag-usapan nila. Mukha namang walang problema ang makina. Wika ng gwardiya matapos sipati ng ilang kable ng sasakyan. Pinagalan ni Dindo ang mga mata sa paligid. Pribadong lugar at kalsada ang kinaroroonan nila, kaya't madalang lang ang mga tao at sasakyan dito. Niloloko mo lang yata ako eh, sita ng gwardiya. Mukha ba akong manloloko? Napansin ng bantay ang pagpasok sa gate nila Divina at Liza. Hoy! Saan? Isang malakas na hampas sa likuran ng gwardiya ang pinadapo ni Dindo. Napaigtad sa sakit ang lalaki. Inipon ni Dindo ang lahat ng lakas. Binigwasan niya na suntok sa mukha ang gwardiya na agad nagpawala sa ulirat nito. Mabilis kinaladkad ni Dindo ang lalaki at ipinasok sa kotse. Ang trabaho niya sa kanilang misyon, pagbantay sa labas at ihanda ang sasakyan sa kanilang pag-alis. Agad na nagkuble sina Divina at Liza nang mamataan nila ang isang katulong papalabas ng mansyon. Patungo to sa garahe kaya't di maging ligtas sa kanila ang pangunahing entrada ng mansyon. Kaya binaybay ng dalawa ang likod ng bahagi ng bahay kung saan nakita nilang nakabukas the back door. Pinakiramdaman muna nila ang anumang kaluskos o ingay. At nang makasigurong walang tao, halos patingkad silang pumasok.
Dinalas nila ng makipot na pasilyo patungo sa malawak na kusina kung saan naroon ang dalawang katulong na abala sa paghihiwa ng mga rekados at pagdadaldalan. Yumukod sila Liza at Tuvina at pagapang na nagtago sa likuran ng isang malapad na kabinet nang pumasok ang isa pang katulong na may tanga na tray ng pagkain. Kawawang matanda. Hindi na naman kumain. Lagot na naman sa kay Ma'am Liza mamaya. Kung di lang dahil sa pagbabanta ng bruhang yon, na ipapapatay tayong lahat, pati ng pamilya natin oras na makalabas ang kalagay ng biyanan niya. Matagal ko na siyang sinuplong sa pulisya. Kaya mas mabuti, manahimik na lang tayo kaysa nga malagay sa panganib ang mga mahal natin sa buhay na wala namang kaalam-alam sa mga nangyayari dito. Nagkatinginan sila Liza at Tivina sa kanilang pinagtataguan. Parehong mababasa sa mga mata ng dalawa ang lalong tumitinding galit nila sa impostora. Di ba ngayon ang dating ni Sir Ariel? Dapat nung nakarang araw pa sana, kaso mo kaya talaga problema dun sa bansang pinuntahan niya. Ewan, parang ganyan lang narinig ko sa usapan nila sa telepono ni Bruha. Shhh! Baka marinig tayo. Serenya sa ni Divina si Liza at tinuro dito ang isang kubling pinto pababa sa basement ng mansyon. Nakiramdam muna ang dalawa, bahagyang sumilip ang ginang para lamen ang posisyon ng tatlong katulong. Nakatalikod ang mga ito sa kanilang direksyon. Muling pagapang tinungo ng dalawa ang nakitang pinto. Maingat at dahan-dahan itong binuksan at isinara. Madilim ang kabuuan ng paligid, ngulit kabisado ng dalawa ang pasikot-sikot nito. Napahinto sa pagkakpang ang dalawa nang makarinig ng mahihinang kaluskos at ungol. Tinuo ni Divina ang kinaroroonan ng switch ng ilaw. Kinapa niya ito sa dingding at agad na buha ng malablab na liwanag ang paligid. Napaatras ang ginang habang mabilis na napatakip sa bibig si Liza bago pa tumakasigaw. Nasa harap ng dalawang isang kalunos-nulos na matanda na nakaupo sa sahig, nakasandal sa mga tambak na kahon. Halos hindi nito maimulat ang namamaga at pasang mga mata. Nabubusalan ng tela ang bibig nito na nakatali ang mga paa at ang kamay. Habang sa paligid nagkalat ang mga pagkain ng ilan bulok at panis na. Don? Di makapaniwalang bulalas ni Divina. Nagunahan sa pagpatak ang luha ni Liza sa pagkakarinig sa pangalan ng lalaking biyanan. Patakbong nilapitan ang ginang matanda. Mabilis tinanggal ang busal sa bibig nito at ang pagkakatali ng mga paa at ng kamay. Habang di naman mahakilo si Liza sa kinatatayuan nito, na namimilog ang mga matang nakatunghay sa matanda, halos hindi niya nakilala dahil bukod sa nanilimahin na ito sa dumi, hapis na hapis ng mukha nito at manipis na rin ang katawan. Sa mga oras na iyon gustong sisihin ng dalaga ang kanyang sarili dahil sa kaduwagan at kahinaan niya na harapin ang impostora na nga ni ba mga taong mahahalaga sa kanya. Ma'am Liza, baka maubusan na tayo ng oras. Sa pagkakarinig sa pangalan ng dalaga, pilit pinulat ni Don ang mga mata, hinagirap sa paligid ng manugang. Liza! Tila tauhan ng dalaga. Mabilis nitong nalapitan ng matanda, lumuhod sa harapan nito. Daddy! Muling pumikit ang matanda, ngunit sumili ang ngiti sa labi nito. Dad! Ma'am Liza, makinig ka. Napaguluhol ang dalaga. Nauubusan na tayo ng oras, baka mawala na tayo ng pagkakataon. Mauna ka na sa silid ni Madam Armina. Alamin mo ang sitwasyon niya. Susunod agad ako pero kailangan ko munang tawagan ng polis at ambulansya. Mabubuhay ba siya, Manang Divina? Pareho silang mabubuhay kung bibinisan natin ang kilos. Sige na, umalis ka na. Halos ipagtulakan nito ang luha ang dalaga na ayaw tuminag sa posisyon nito. Ma'am Liza, kung mahalaga sila sa iyo, sa kanila ka kumuha ng lakas at tapang. Napatitig si Liza sa ginang. Sige na. Mabilis pinahin ng dalaga ang mga luha nito at sinulyapan muna nito ang matandang biyanan bago nilisan ang silid. Maingat talagang mga hakbang ni Liza kahit mabibilis sa mga paan itong inakyat ang pangalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang silid ng biyanan. Sandali itong tumigil sa tapat ng nakasarang pinto ng study room. Naurinigan niya ang mga halakakan sa loob. Lalo nagtiem ang bagang nito pero hindi pa itong tamang oras. Kailangan muna niyang mapuntahan at may takas ang biyanan. Nasa pinakadulo ng pasilo ng pangalawang palapag ang silid ni Armina.
Di na kumatok pa si Liza bilang panggalang sa matanda dahil alam naman niyang walang sasagot. Muli na namang pumatak ang mga luha ng dalaga nang bumungad sa kanyang kondisyon at sitwasyon ng matanda. Tulad ni Don, hapis na rin ang mukha nito at manipis ang katawan. Naihimbing to sa pagkakahiga sa malapad na kama. Agad niya itong nilapitan, niyugyog sa balikat. Mommy? Tila maging pagmulat niya ay lalo nagpapahina sa katawan ni Armina. Pero pinilit nito dahil sa pagkakarinig sa pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Lumarawan sa mukha ng matanda ang pagkagitla at pagkakasilay sa totoong mukha ng impostora. Ngunit tulad ng una niya itong makita, mababasa niya sa mga matang nakatitig sa kanya ang tunay na manugang. Nais niyang banggitin ang pangalan nito, ngunit wala na siyang lakas pa. Mahigpit niyakap ng dalaga ang biyanan. Napahagulgol ito. Maging ang matanda, di na napigilan pa ang paglalim ng mga luha sa pisngi nito. Mommy, I'm sorry. Hindi ko alam, patawarin mo ko. Kumala si Liza sa pagkakayakap sa matanda. Mommy, itatakas kita dito. Kaya mo bang tumayo? Tinulungan ng dalagang makabangon ng biyanan. Binaba ang dalawa nitong mga paa sa kama. Sino ka? Natigilan si Liza. Nakatalikod sa direksyon ng pinto na nakalimutan niyang isara kaya di na nito naulinigan ang pagpasok na nagmamayari ng tinig. Napapikit na lang si Armina nang muli itong higa ng manugang. Humarap ka! Tumayo ng tuwid si Liza. Sinapo ang sinapupunan at tumugot dito ng lakas ng loob at dahan-dahan itong humarap. Namilog ang mga mata ni Ariana sa pagharap ni Liza. Halos wala itong kurap na nakatitig sa mukhang pag-aari niya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Napangisi si Liza. Sa tingin ko, higit naman akong mas may karapatan dito sa bahay, di ba? Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na dito bago ko tumawag ng pulis. Di pinansin ni Liza ang banta ng dating kaibigan. By the way, sino ka nga pala? Kumalma si Ariana. Biglang nakahinga to ng maluwag. Ang buong akala niya bumalik na ang alarin nito. Muling bubangon ang kaba sa dibdib ng dalaga sa sunod-sunod pang tanong ng isipan. Anong ginagawa nito sa mansyon at bakit sa natatnan niyang tagpo kanina tila gusto nitong itakas si Armina? Kumunot ang noon ni Ariana. Lumarawan sa mukha ang pagtataka na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Liza. Does it puzzle you why am I here? Ano nga palang pangalang itatawag ko sa'yo? Sa mukhang dinadala mo o sa totoo mong pagkatao? Lalong namilog ang mga mata ni Ariana. Napa-atresto nang humakbang palapit ang kaharap. Will I call you Liza Mendoza or Ariana? Di nakasagot si Ariana. Nakaramdam to ng panunuyo ng lalamunan. But sorry to tell you that I don't want to share my name to anyone. Bumakas sa mukha nitong emosyong matagal din niyang kinikimkim. Hinayaan kitang nakawin ang mukha ko, pero hindi ang buo kong pagkatao. Tila huminto sa paghinga si Ariana. Bumalik na ang alaala mo? Pagsisigurong tanong nito. Muling umisi si Liza. Pakiramdam niya ng mga oras na yon, armado siya at magkasamang lakas at tapang. Nasa harap siya nang hinihintay niyang pagtutuos. Ilang di pa lang mula sa kanyang kinatatayuan, abot kamay na niya ang paniningil sa taong halos kumitil sa buhay niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi bumalik ang alaala ko. Dahil hindi naman ito nawala. Mabilis sa naging pagdilat ni Armina sa pagkakarinig sa naging tura ng manugang habang muling napatras si Ariana. Oo, aaminin ko. Nadawag akong harapin ka. Naging mahina ako, natakot. But not this time, Ariana. I won't let you hurt anyone again. May diin sa pagkakabigkas nito. Bumalik sa mukha ni Ariana ang tapang. Napangisi ito. Sa tingin mo, paniniwalaan ka ni Ariel? Mahal na mahal niya ako at sa akin siya mas naniniwala. Minahal ka niya dahil sa mukhang dinadala mo. Pabalyaw nitong wika. Balik na rin mo man ang mundo. Ako pa rin ang asawa niya at ikaw. Habang buhay ka lang, kabit. Nakaramdam lang ko anong kirot sa puso si Ariana. You heard me right, Ariana? You can have my face as long as you want but you cannot hide the truth that you're still my husband's mistress. Have you ever heard that a mistress won over the legal wife? Napataas ang kilay ni Liza. Not me. I won't let you ruin my life this time. Natigilan ang dalawa na makinig ang mga ito ng ingay sa labas.
Naulinigan ni Liza ang mga tinig nina Divina at Tinto. Ang pagkawala sa konsentrasyon ni Liza, sinamantala ni Ariana. Mabilis itong tinakbo at nilundag ang karibal na ilang di pa lang ang layo sa kanya. Bumagsak ang dalawa sa sahig, nagpambunong at nagpagulong-gulong. Puno ng takot at pangamba si Armina na walang ibang magawa kundi manood na lamang habang nagpapalitan ng sampal, suntok at sabunutan ng dalawa. Nang makakuha ng pagkakataon si Liza, malakas itong tinulakan na kaibabaw na katunggali. Binigyan niya ito ng tadyak sa sikmura, tahilan upang tumama ang ulo nito sa lamesita at bumagsak sa sahig. Kumapit si Liza sa paana ng higaan, pilit tumayo kahit ramdam ang pananakit ng katawan. Bukod sa pasang pisngin nito, sugatan din ang labi.